Ito yung Beantech X30 projector. Makakapanood tayo ng 1080p at full HD resolution. Meron na rin tayo mga Netflix, YouTube, Prime Video, Plex, tsaka Vivo. Isama na rin natin yung mga YouTube Kids at marami pa tayong pwedeng pagpilian na applications dito o mapapanood dito sa projector na to. At ang pinaka nagustuhan ko pa dito, Linux-based moving OS nang nilagay nila dito. Ang lifespan ng LED nito, tumatagal siya ng 30,000 hours. Kung manood tayo ng 4 hours araw-araw, tatagal tong projector natin ng 20 years. Baka patay ka na, buhay pa tong projector na to. So bagong lahat yung box mo natin. Sa box meron tayong image ng projector at may nakalagay dyan na Netflix, Prime Video, tsaka YouTube. At sa loob ng box meron tayong HDMI cable. Kung sakaling gagamitin nyo to through PC o laptop, pwede natin i-connect sa dalawang yan. Then meron tayong power cable at isang remote control. Dito sa remote niya, makikita natin dito yung Netflix, YouTube, tsaka Prime Video. So diretso na siya. At pwede mong i-adjust yung focus nito sa remote na lang. So may dalawa tayong button sa magkabilang gilid. Kung sakaling hindi yung nagustuhan yung autofocus nito o binigay niyong autofocus, pwede nating i-manual dito sa remote control. At yung iba, basic na lang dito. Meron tayong volume dito, home button, power button, at kung ano-ano pa. So ang pinaka-importante dito, yung Netflix, YouTube, tsaka yung Prime Video na nakalagay dito. At ang nagulat ako dito, 300 inches yung supported niya. So imagine nyo kung gaano kalaki yung 300 inches kapag manonood tayo ng mga ganitong projector. At hindi ko masyadong recommended yun kasi medyo nag-blur yung paningin ko at hindi na siya masyadong kalinawan kapag nasa 300 inches. So safe tayo sa 200 inches to 250 inches at malinaw-linaw na talaga yun. So makikita nyo naman sa screen kung gaano kalinaw yung projector na to as in yung kulay na kukuha niya, yung saturation, maganda yung saturation. At nasa default pa lang tayo niyan. Kung gusto nyo ibayin yung kulay niya, may pagpipiliin tayo dito na standard, vivid, sport, cinema, at user. Itong user na to, pwede nating i-tweaks yan sa mga kulay na gusto natin. May mga contrast, saturation, at mga brightness at marami pang iba. So kayo na lang maglaro dyan kung anong mga gusto nyo. At nagulat din ako dito, pwede nating ibayin yung sharpness niya. So sa ibang projector, walang ganito. At maganda dito, pagbukas ng projector mo, mag-auto-focus siya dun sa size na nilagay mo o dun sa layo ng projector mo dun sa screen. Siya na yung kusang mag-a-adjust para sa'yo. Pero kung hindi mo nagugustuhan yung adjustment talaga, pwede nating i-manual yan sa remote. At madali naman mag-manual dito. At Wi-Fi connectivity na siya. Supported to ng 2.4 GHz tapos yung 5 GHz. So malakas-lakas na yon para sa ganitong projector. Then may Bluetooth na rin pala to. Para gusto nyo i-connect yung mga Bluetooth speaker nyo, pwedeng-pwede to. Pero sa speaker niya, nagugustuhan ko naman at malakas naman. Dahil tong projector na to, supported siya ng Dolby Audio. Ibig sabihin na maganda-ganda na yung sounds na ilalabas nito. Talagang mag-i-enjoy ka rin sa speaker nito. Pero kung gusto nyo talaga na malakas, pwede natin i-connect yan sa mga Bluetooth speaker natin. Kahit nga sa wired earphones, pwedeng-pwede siya. Dahil sa likod, meron tayong audio jack dito. O kahit sa headphone mo, pwede natin gamitin. Then meron tayong dalawang USB tsaka yung HDMI nga. At sa tabi ng HDMI, yan yung power port natin. Sa magkabilang side naman yung mga ventilation natin at may mga filter yan para kung sakaling malinisan natin itong projector na to at hindi siya masyadong maalikabukan, pwedeng-pwede. Sa top naman yung power button tapos may nakalagay dyan na Beantech. Then sa harapan may parang mga itela dyan para sa speaker, then yung LED lamp natin. So para sa akin maganda yung kulay na pre-produce niya. Sabi ko nga kanina kung ayaw nyo yung kulay, pwede nating ibayin yan. Depende sa gusto nyo. Kung gusto nyo naman mag-add ng mga ibang applications at hindi nyo nagugustuhan yung mga applications na nandito, pwede tayong mag-add dun sa app store niya pero limited lang yung mga nandoon. Hindi na tayo makakapag-add na gusto natin like yung mga Google Play, Google Play Store. Hindi tayo makaka-add ng ganun. Pero marami naman siyang nilagay ng mga streaming videos na kailangan natin. Importante talaga sa akin yung YouTube tsaka yung Netflix. Dahil dun pala sa Netflix, sulit na talaga. Hindi lang makakapanood ka ng streaming videos dito, pwede ka rin maglaro. So kung nakikita nyo, nalalaro natin yung Flappy Bird dito, may mga games siyang ganyan at nakaka-enjoy naman. Ang functions nito o parang joystick niya yung remote mismo. So sa gitna lang siya talaga. At marami pa tayong games na pwedeng laruin dito. Kayo na lang balang pumili kung mabibili niyo itong projector na to. At ang presyo nito is nasa 15,000. So maglalagay ako ng discount code sa baba, 15 yata yan, para kung sakaling nagustuhan niyo itong projector na to, sulit na yung pagbili niyo kasi may mga discount pa. Nagugustuhan ko dito yung pagkabilis ng function niya. Kapag nag-search ako, nag-type ako dito sa search bar,
Ang bilis ng pang-action niya, hindi siya nadidelay talaga. Kung anong pinindot mo, automatic na yun yung bibigay niya. Sobrang bilis, unlike sa mga nakuha kong projector o kahit sa TV, medyo may delay yan kapag naglilipat tayo ng mga letters o naglilipat tayo ng mga channel dito. As in, parang cellphone na siya sa bilis. Dire-diretso talaga at walang delay. Yun talaga yung nagustuhan ko sa projector na to. Tapos malinaw yung projector na to. Syempre sa halagang 15,000. Ano pa nga saan natin sa ganung presyo pagdating sa projector? Ibig sabihin na maganda talaga yung labas nito. Kung anong binayaran mo, yun yung bibigay sa'yo. Syempre kung makikita nyo sa video natin, maganda na siya, pero sa personal as in maganda talaga siya. Hindi siya nag-blur talaga kapag manonood ka. Minsan sa ibang projector mahilo ka, o kahit sa sinehan medyo mahilo ka talaga. Dahil nga supported na siya ng 300 inches na 1080p na full HD, talagang sharp image yung makukuha mo dito sa projector na to. At maganda rin dito, mga software updates natin to via online. Sa maliwanag naman, no, sa bukas yung ilaw, makita rin natin yung projector na to. Diba may mga projector na kapag bukas yung ilaw, hindi natin makikita? So dito, kitang-kita rin talaga siya. Pero syempre, mas maganda talaga na patay yung ilaw o talagang low light condition para mas ma-enjoy natin yung projector na to. Pero kung kailangan yung ilaw, pwedeng-pwede rin kasi hindi siya malabo, lalo na sa personal. Kung makikita nyo dyan, siguro nalalabuan kayo. Pero sa personal talaga, makakapanood tayo ng maayos dito sa Bintec X30 projector. So I hope na nakatulong ako sa inyo, at huwag nyong kalimutan mag-subscribe yung channel ko at hit yung bell icon. Lahat ng link ilalagay ko sa description kung saan mabibili itong projector na to. So once again, this Paul. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong.